Welcome back to our YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Grace Choa. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please consider to subscribe my channel. Click the bell notification para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. You can also share para makatulong sa iba na naghanap ng trabaho at gustong makapagtrabaho abroad. And you can leave your comment, questions, suggestions down below at the comment section. At gagawin ko po ng video. And again, all disclaimer, I'm not an agent. I'm not connected to those agency that I've mentioned. So, hindi po kayo pwede mag-apply sa akin. Hindi ko po tatanggapin yung application nyo, yung CV nyo. Kasi hindi po ako nagtatrabaho sa mga agency na na-mention ko. So, ako lamang po is nag-re-research, naghanap ng mga impormasyon para makapag-apply kayo. So, my content includes process and procedure and how to apply online, provided the license that was verified under POEA, provided the agency address for you to visit their offices for more information, clarification, and successive question, and also share the ideas, guide, and tips as an OFW. So before we gonna proceed, I would like to say thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa akin sa walang sawang panonood, pakikinig, pag-aabang sa mga upload videos ko, content ko. So to all my subscribers, supporters, unique viewers, followers from different social media platform, thank you so much. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Daghang salamat. Salamat nga ako sa iyong tanan. The agency that I will provide for you today is Magsaysay Maritime Corporation, license number POEA-175-SB-05-3113-PA-MLC. Address provided at the screen. So job offered are the following. Number 1, chef cook under Dorian LPG VLGC LPG vessel. Qualification number 1, must have related onboard experience of the same type of vessel. Number 2, must have valid travel documents and valid license, and preferably with the U.S. visa. Documents needed, number 1, sea service route. Number 2, passport. Number 3, seaman's book. Number 4, performance appraisal if available. Number 5, training certificate and COP. Number 6, field health MDR. Number 7, SSS, IC E1 and E4. Number 8, HDMF, MDF. Number 9, NBI clearance. So to apply, register, the link is provided at the screen. And also the job link is provided at the screen. Or register, the email address is provided at the screen. Next is P&O, Australian Cruises Available Position to apply, as well as the link is provided at the screen. Number 1, butler. The link is provided at the screen. Number 2, dim shift party. Number 3, dim shift party butcher. Number 4, dim shift party. Next is first commis, second commis, youth staff, waiter. So lahat po ng mga link is provided po at the screen. To apply, register, the link is provided at the screen. To see the job link that was given or register, the email address is provided at the screen. So documents needed, number 1, passport if available. Number 2, seaman's book. Number 3, certificate of employment if available. Number 4, sea service route for candidate with shipboard experience. Number 5, performance appraisal for candidate with shipboard experience. Number 6, field health MDR. Number 7, SSS, IC E1 or E4. Number 8, HDMF, MDF. And then the last one, NBI clearance. Qualification number 1, must have at least 1 to 3 years related experience in cruises, reputable hotels, integrated resort, or standalone, fine dining restaurant. Number 3, for youth
staff must have 1 year experience in a childhood teen development program. And then the last one, last work experience should not be more than 2 years again. So reminders, candidates are encouraged to have these documents on hand or readily available when they apply to job vacancy to allow faster processing time. And also magsaysay agency no fees to be collected. So beware of illegal recruiter, scammer, and human trafficker. So, chika muna tayo. Ako po nilalamig. Tagdamig na po kasi dito. Pasensya na po at hindi po ako nakapag-upload. Again, kasi po ako po ay napaka-busy tas medyo masama yung pakiramdam ko. Yung last kong upload is, di ba, masama yung pakiramdam ko. Tas, yun, bumalik siya kasi nga, stress ako. Stress ako sa buhay ko. Stress ako, tas pagod. Kaya yun, bumalik yung, ano ko, sakit ko. Na inuubo sinisipon, tas nawawalan ako ng boses. One time nga, naalala ko, I think 2 to 3 days ago, pagising ko, may gusto akong sabihin. Kasi pagigising ko talaga is nagpapatutog ako ng prayer. Tapos, yung prayer na yun, sinasabayan ko, abay, pagbuka ng bibig, walang, walang words, walang voice na lumalabas. Sabi ko, hala, nabinat yata yung boses ko. Nabinat ako kasi, syempre, ano, kahit na alam kong may sakit ako, masama pakiramdam ko, tatrabaho pa rin. Iniisip ko, kailangan ko magtrabaho kasi, syempre, kailangan ng pamilya ko sa Pilipinas, kailangan ko magtrabaho para sa kanila. So, yun, siguro dahil pinilit ko kahit na I'm not feeling well, pinipilit ko pa rin magtrabaho, kaya yun ang binat ako. Kaya, hindi muna ako nag-record kasi baka sa kaligitnaan ng pag-record ko, mawalan ako ng boses. Nakakaya naman sa inyo. Pero sa ngayon, okay na po ako. Again, pasensya na po at hindi po ako nakapag-upload again. Kasi nga po, busy, tas masama yung pakiramdam ng inyong lingkod. At saka, o nga po pala, pasensya na din po sa mga messages nyo, mga email nyo, na hindi po ako nakapag-reply agad-agad. Dahilan po sa hectic schedule ko. Tapos, nawalan po ako ng connection, nawalan po ako ng internet connection, I think, 3 or 4 days, nawala, pawala-wala. So, nagpa-pop-up lang po yung mga messages ninyo, pero hindi po ako makapag-reply kasi, pag nagsasend po ako ng mga messages or email, by loading lang siya ng loading. Kaya, ni-stop ko na muna. Pero ngayon, okay na po yung connection ko. Sana patuloy pa rin okay yung connection ko. Para, kasi ang dami kaya nagsasabi sa inyo na sabing ganun. Bakit daw ano habang tumatagal is hindi na daw ako namamansin, hindi ko na daw sila pinapansin. Hindi po. Hindi po sa hindi ko kayo pinapansin, hindi sa wala na akong time para mag-sandbox sa inyo. Mahina lang talaga yung connection ko dito. Pero, pag okay po yung connection ko, bay, kahit na mag-message kayo ngayon, mag-send kayo ng email ngayon, kung okay yung connection ko, at saka wala akong pasok, wala akong ginagawa, magsisend back po ako sa inyo. Yeah, pasensya na po. And again, to all disclaimer, I'm not an agent, and I'm not connected to this agency that I mentioned. So, hindi po kayo pwede mag-apply sa akin, ha? Binibigyan ko lang po kayo ng mga guide tips, mga importanteng impormasyon para po kayo makapag-apply. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please consider to subscribe my channel, click the bell notification para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. You can also share para makatulong sa iba na naghahanap ng trabaho at gustong makapag-trabaho abroad. And you can leave your comment, question, suggestion down below the comment section. At gagawin ko po ng video yan. And again, to all my subscribers, supporters, followers, unique viewers from different social media platform, from my, of course, here in YouTube, from my TikTok, LinkedIn,
Twitter, Quora, from my public page and my main Facebook account. Thank you so much for the support. Wala po ako dito kung hindi po dahil sa inyo. And in return, kahit po ako ay busy, kahit na medyo masama yung pakiramdam ko, patuloy at patuloy pa rin po ako mag-upload ng mga content, mag-upload ng mga videos para po magbigay sa inyo ng impormasyon sa mga gustong mag-apply, gustong magtrabaho. Alam ko marami po sa inyo na gustong magtrabaho abroad para matulungan yung pamilya natin. At isa na ako doon. Dati kasi wala akong ano, yung reason kung bakit po ako nagtumutulong or nagre-research, tumutulong sa inyo sa iba't ibang mga social media platform. Kasi nung nag-start pa lang po ako mag-apply, wala po ni kahit isa yung nag-approach sa akin or magbigay sa akin ng information tulad ng ginagawa ko ngayon. So, yung pinagdaanan ko noon sa pag-apply ko, ang dami ko pong pinagdaanan. Bago po ako makapagtrabaho abroad, bago po ako matuto, bago po ako magkaroon ng mga idea, ayoko pong gawin yun ngayon. So, gusto ko pong i-share sa inyo kung ano yung nalalaman ko, kung ano yung mga pinagdaanan ko, mga process, lahat-lahat, para may idea po kayo. Kasi, naalala ko nga nun, sabi ko, pag ako makapagtrabaho abroad, hindi ko gagawin yung naranasan ko sa ibang tao. Hindi ko rather gagawa ako ng paraan para makatulong. Before, hindi po. Wala po akong plano na gumawa ng YouTube channel. Wala po sa idea ko yung. Kasi una, hindi po ako marunong mag-edit. Hindi ko po alam yung mundo ng YouTube. Kasi yung trabaho ko po is different here in a social media platform, in a social media world. So, wala po akong kaalam-alam totally. Hanggang sa na-realize ko na bakit may mga taong nag-vlog? Ano kaya yung purpose nun? Or ano kaya yung meron dun? Or ano kaya yung kabuuan? Yung nilalaman lahat ng yun. So, inaral ko hanggang sa nagkaroon ako ng idea na sabi ko, ay siguro ito yung way para makatulong ako sa iba. So, yung gumawa ko ng sarili kong channel. Kaya ngayon, is nagbibigay po ako sa inyo ng mga idea, ng mga information. Kasi again, ayoko pong ipagkait sa inyo yung mga nalalaman ko, yung mga natutunan ko sa buhay. So, ganun din po sana kayo. Kung may mag-approach man sa inyo, kung kinakailangan nila ng information, sana ganun din po sa inyo. Huwag nyo pong ipagkait yung nalalaman nyo sa ibang tao. Kasi, being a successful in life, being a successful person, dun nyo marirealize na successful kayo kung may naitulong kayo, kung nakatulong kayo. Kasi ang gaan sa pakiramdam na kahit sa ako ha, lahat ng mga natutulungan ko ever since, wala po akong ina-expect no. Kasi syempre gumawa nga ako ng sarili kong channel para po makatulong. Yung ano na lang po is masaya ako every time na may nagsisend sa akin ng mga email, ng mga messages to say thank you kasi andun na sila sa iba't ibang lugar from Hong Kong, Taiwan, Brunei, Dubai, at kahit saan pang lugar na nakakapunta sila. So masaya ako, nakakatulong ako. At patuloy pa rin po akong tutulong sa inyo through my research, share my thoughts, ideas. So, yan lang po for today. I hope na nakatulong ako sa inyo. At sa lahat po ng natulungan ko, masaya po ako sa inyo. Masaya po ako para sa inyo. Sana matapos niyo po yung kontrata niyo para makatulong din po sa pamilya niyo sa Pilipinas. So, that's it for today. Nilalamig na po ako. Kahit na dobli-dobli na yung suit ko, nilalamig pa rin po ako. So, that's it for today. Have a great day. Goodbye for now and be safe, everyone. Bye!